Well, that's important. But again, the bottleneck here is the yung level ng tubig. Hanggang bumaba, marami tayong hindi maaaring gawin. Huh? But kailangan lang ngayon. Kaya dahil wala tayong sistema, mag-aantay lang tayo. Oh my God. Kawawa naman ang tao. Wala silang mag-standby lang sila. Walang trabaho, walang ano. Teka lang. AI ba yun? AI ba yun? Or totoo talaga yung sinabi ni PBBM? Parang AI eh. Kasi kung totoo, ay, Diyos ko. Mr. President. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Ayan. And we are live ngayon sa ating YouTube channel. So, uulitin ko lang yung sinabi ko kanina na puno sa galit itong taong bayan ngayon sa nangyari nga dito sa bagyong Christine, no? Kasi nakikita talaga nila ang kapalpakan ng gobyerno. At merong mga kumakalat na mga post at nagtitrending pa ito sa social media. Ito ay yung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos sa kanyang meeting kahap yung isang araw, no? Nagba-vlog tayo kahapon, pinakita natin na medyo itong si Bongbong Marcos litong-lito na kung anong gagawin dito sa bagyo na ito. Kung tutuusin pa nga itong bagyo na ito ay medyo mahina lang, pero litong-lito na siya. So nakikita ngayon ng taong bayan ang difference ni Duterte at ni Bongbong Marcos. Malaki talaga ang difference nila. Si Duterte, ha? Hindi pa umabot yung bagyo sa Pilipinas, naka-alerto na lahat. Ha? Alerto na. Nagtatrabaho na. Pero hindi kagaya nitong si Bongbong Marcos, dumating yung bagyo, saka sila magmi-meeting. That is the big difference na makukumpare natin. So yan ang pag-uusapan rin natin, okay? Sa mga sinabi ni Duterte dati. At itong last nating pag-uusapan ay itong si Senator De La Rosa, umiinit at galit na galit dito kay Dan Fernandez. Kasi itong si Dan Fernandez, nambabastos dito kay Bato De La Rosa. Naiinsulto at nagalit si Bato De La Rosa dahil pinakailaman yung pamilya niya. Okay? Ito ay patungkol dito sa Senate probe sa drug war. Okay? Sabi pa nga ni Bato, kung makikita siya, balak niyang kumprantahin itong si Representative Dan Fernandez. Okay? So yan ang pag-uusapan natin. Ngayon, tatlo lang. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay? Like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay? Punta tayo dito sa next nating pag-usapan. Ito ngang patungkol sa nangyaring bagyo. Okay? Ako, sa totoo lang, hindi natin maiiwasan na makakompare talaga tayo kung sino yung mas magaling. Si PBBM ba o si Duterte? Si former President Duterte. Ako, sa totoo lang, binabasihan ko yung sinabi po ni former President, ni Vice President Sara Duterte. Oh, bakit nasabi ni VP Sara na ang presidente natin ngayon ay hindi marunong? Malaki yun, di ba? Dalawa lang yan. It's either maniniwala tayo kay VP Sara o paninira laman yung ginawa ni VP Sara. Sabi ko sa sarili ko, kung maniniwala ako kay VP Sara, mag-research muna tayo. Pakinggan muna natin ang statement ni Bongbong Marcos kung papaano niya i-handle itong mga bagyo. Ano yung tugon, kung meron ba siyang mga ideas. Pero nung nag-vlog tayo kahapon, napapansin natin na itong ating presidente, mas siya pa yung tinuturuan sa kanyang gabinete. Kasi ako, naninimbago ako. Kasi nung panahon po ni Duterte, ha, Tatay Digong, President Duterte, siya po ang nag-uutos ng mga orders kung anong gagawin ang mga ahensya ng gobyerno. Diba? Alam niya. He really knows what to do. And I know na magaling si Tatay Digong dyan. Kasi naging mayor yan. Naging congressman yan. So alam niya kung anong gagawin kung merong mga disasters. Okay? Talagang marunong talaga si Duterte dyan. Ang tanong ko dito kay Bongbong Marcos, may experience ba siya sa pag-handle ng mga ganitong sitwasyon? Kasi sa pagkakaalam ko, governor, I think governor lang siya, di ba? Governor, tapos naging senador, dahil na presidente. Di ba? So, sa napansin ko, sa kanilang meeting, siya yung tinuruan ng kanyang mga gabinete.
So that's the big difference. Okay? So isa sa mga example dito, kumakalat ngayon itong na-trending na larawan, kung ano yung sinabi ni Duterte noon, ha? O ano yung sinabi ni Duterte noon at sa sinabi ni Bongbong Marcos ngayon. Okay? O, basahin nyo. Basahin nyo. Basahin nyo. O, ayan. Basahin nyo at i-react ninyo. Sige, I will give you time, ha? Ano ang diferensya? O, sige, basahin ninyo, ha? Basahin nyo ang sinabi ni Duterte. Basahin nyo ang sinabi ni Bongbong Marcos. Ito po ay patungkol po sa mga bagyo ng Pilipinas kung paano nila ito hinahandle. Okay? Sige, I will give you time. Sige, I'll give you 3 minutes. Okay? 3 minutes. Sige, basahin nyo at magre-react tayo mamaya. Ilagay nyo dyan. Ilagay nyo dyan sa comment. Anong masasabi nyo sa sinabi ni Duterte? Anong masasabi nyo sa sinabi ni Bongbong Marcos? Ano ang pagkakaiba? Sige nga, i-comment nyo. Sige, ano yung pagkakaiba nilang dalawa? Sige nga. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Ano ang pagkakaiba ng dalawang leader? Sige. Sige, i-comment nyo dyan. Babasahin ko. Ano, binigyan ko kayo ng assignment. Anong pagkakaiba nitong dalawa? Sige nga. Sige, babasahin ko, ha. Sabi ni Len Helen, sabi ni Tatay Digong, huwag ka nang magbigay ng orders during the disasters. You must give an orders the day for two to three days before the disaster. Correct. Diba? Sabi dito ni The Ghost, ang masasabi ko kay PRRD ay good leader, kay BBM naman ay oo nga, di ba? Hindi niya alam kung ano yung sasabihin. Totoo yan. Magaling talaga yung ating mga ano, ha? Sabi dito ni Duterte, ito yung ano, ha, ito yung sinabi ni former President Duterte kay Lenny Robredo. Kasi at this time, as far as I can remember, nagbida-bida itong si Lenny Robredo, no? Akala kasi ni Lenny Robredo si Duterte raw ay walang ginagawa sa bagyo. So, sinabi po, at remember, itong bagyo na ito, panahon pa ito ng pandemic times ito, ha? May bagyo sa pandemic. So, sinabi po ni former President Duterte, you do not give orders on the day of the storm. Pero ang nangyari, ha? Yun ang ginawa ni Bongbong Marcos ngayon. Gumagawa siya ng orders na dumating na yung bagyo. Ha? Pero hindi naman ito sinadya ni Duterte, itong sinasabi niya, kasi si Lenny Robredo ang pinatutungkulan niya dito. Pero itong sinabi po ni Duterte, ginawa ito ni Bongbong Marcos. You do not give orders on the day of the storm. Pero ang ginawa ni Bongbong Marcos, nagpa-meeting siya dito sa mga gabinete niya, ang bagyo nandito na sa Pilipinas. It is a blind. Diba? Sabi pa nga ni Duterte, that is stupid. Pero hindi naman niya sinabi ito para kay Bongbong, ha? Para ito kay Lenny Robredo. Sabi ni Duterte, bakit? Bakit you do not give orders on the day of the storm? Kasi sabi niya, wala ka nang ibigay na orders. Kasi ang orders na ibigay na 2 or 3 days ahead. You do not give orders on the day of the war or on the day sa bagyo. Tama! Pero itong sinabi po ni Duterte, ginawa ni Bongbong Marcos. Diba? Sa meeting pa nga, siya yung binigyan ng idea ng mga gabinete. Siya pa yung tinuturuan, Mr. President, ito yung gagawin namin. Mr. President, ito yung dinideploy namin. Mr. President, ito ang magpagkain namin, ganito, ganyan. Mr. President, ito na yung airlift, blah, 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 blah. Siya yung tinuturuan, wala siyang alam. Wala siyang nalalaman. Ni hindi man natin narinig galing sa kanyang bibig si Bongbong Marcos na, oh, ikaw, DPWH, ito yung gawin mo. Oh, ikaw, DSWD, oh, ito yung gawin mo, ganito, ganyan. Oh, deploy nyo na kagad. Gumanon pa siya, nangangati pa ang ulo niya, sabi niya, anong gagawin natin? Nako, Mr. President, that's not the attitude of a president. You are very incompetent. Ito yung sabi niya, ha? I'm feeling a little helpless here. What a weak leader. I'm feeling a little helpless. Wala rin siyang magagawa. Leader ka ng bansa. Sasabihin mo, I'm feeling a little helpless here. Hindi ikaw ang tutulungan. Ikaw dapat ang tumulong sa taong bayan. It really shows na wala ka talagang malasakit sa taong bayan, eh. Wala kang idea. Wala man lang ka-effort kung mag-analyze ka, ano ba talagang gagawin natin? Ganito, ganyan. Wala. Sabi niya, kasi wala tayong magagawa. Itong statement na ito, kung marinig ito ng taong bayan, anong sasabihin? Kasi wala tayong magagawa. Ano walang magagawa? Ang daming mga air assets natin. Marami tayong mga kasangkapan, mga barko sa mga military. Gamitin nyo yun kung pwede. Kung anong pwedeng magagamit.
ang bansa po natin ay under the state of calamity. Umaapaw na yung tubig. Anong gagawin? Common sense naman, Mr. President. Sabi pa nga niya, all we can do is sit tight, wait, hope, pray that there is not too much damage. Naku po. Ang gagawin niya, wala lang. Maghintay lang siya. Meaning to say, maghihintay lang siya na masusutay na ang taong bayan sa bagyo na ito. What a weak leader, Mr. President. Bakit ka maghihintay? Ha? Dumating na yung bagyo. Nag-meeting kayo. Magtrabaho kayo. Pumunta kayo doon. Tulungan ninyong mga tao doon na gutom. Yung mga nandun sa bubong, nasa taas. Ha? Kung meron mang nakabara na mga kung ano-ano dyan, bumabaha, magtrabaho kayo. Maglatag ka ng mga helicopter doon. Oh. Damihan mo yung helicopter na nakadala ng mga pagkain, ganun, ganyan, kung hindi nyo makaya kung ano. Utak ba, Mr. President? Tatanungin mo yung gabinete mo. Ano ba itong lugar na ito? Itong Bicol. Pwede ba nating daanan ito ng mga bus o mga sasakyan? Kasi kung hindi, gagamitin natin yung helicopter. Ganun. Magbigay ka ng utos. Kasi you are in power. Kayo po ang may control sa mga kasangkapan ng Pilipinas. Di ba? So never again. Ang taong bayan po, nakarealize yung taong bayan. We don't need a president like this. I'm sorry, Mr. President, ha, binoto kita, pero okay man kung ipagpatuloy mo ang pagiging presidente mo. Wala kaming magagawa. Pero for Christ's sake, Mr. President, you are not fit to be the president of the Philippines. Kung may malasakit ka sa taong bayan, Mr. President, magbitiw ka sa pwesto mo. Ibigay mo kay VP Sara. Let VP Sara handle the situation para makita natin. Kasi sabi nyo si VP Sara ganito, ganyan, corrupt, ganun, ganyan. Sige raw, i-try natin na siya yung maging presidente, si VP Sara. Tingnan natin, di ba? Kasi kung hindi magaling si VP Sara, mapapahiya rin naman si VP Sara, di ba? So yun ang point ko. Hindi yung you will just sit tight, maghihintay ka lang, magdadasal ka lang na yung bagyo hindi masyadong malakas. Hindi yung ganyan, hindi ganyan po ang asal ng presidente. Ha? Ito pa yung isa pang napansin ko sa iyo, Mr. President, ha? Sa totoo lang, ito pa yung napansin ko. Wala kang ginagawa nung parating pa lang ang bagyo. Okay, kasi nakasanayan na yan eh. Nung panahon po ni former President Duterte, meron ng mga nag-iikot na mga pulis. Ha? Nag-iikot yung mga pulis, sasabihan nila, okay, you evacuate the, punta na kayo doon sa evacuation area. Yan ang ginagawa ng mga pulis. Tapos, ready na yung mga pagkain, ready na yung mga tents na safe, di ba? O doon na, dinideploy na. Yun ang ginagawa dati ng former president. Okay? Tapos, mini-maintain yung mga dredging na yan that causes the baha. Eh, sa inyong panahon, Mr. President, wala eh. Sabi pa ni Len Helen, very weak. Very weak. So, yan. Nag-trending siya sa Facebook. Kino-compare ngayon si Duterte, President Duterte, at itong si Bongbong Marcos. Nako-compare. Tapos sasabihin nyo, magaling itong... Alam nyo, ang mga humahanga ngayon kay Bongbong Marcos, mga dilawan, mga pinklawan, sila yung humahanga. Tingnan nyo yung post ni Sasro Gando. Ipinagtanggol ng mga pinklawan itong si Bongbong Marcos. Nasaan na kayo, dilima? Bakit hindi na kayo nag-iingay sa kapalpakan dito ngayon? Nasaan na kayo, Hontiveros? Diba? Kung may bagyo, si Hontiveros, nag-criticize kay Duterte. Pero ngayon, Hontiveros, nasaan ka na? Bakit ka hindi nag-criticize kay Bongbong Marcos? Nasaan ka na ngayon, Trillanes? Noon, batikos ka. Ikaw yung nangungunang magbabatikos kay Duterte sa panahon ng bagyo. Ngayon, Trillanes, nasaan ka na? Bakit hindi mo na binatikos itong si Bongbong Marcos ngayon? Nasaan na kayo? Lenny Robredo. Pati yung lugar ni Lenny Robredo, binaha. May picture pa nga ni Lenny Robredo doon. Umaapaw na yung baha sa kanyang dibdib. Dito sa chest. Taga-chest yung baha niya. Pero hindi mo marinig si Lenny Robredo na bumatikos dito kay Bongbong Marcos. Ganyan. Ganyan sila. Dahil pabor sa kanila
Eh, wais rin itong si Bongbong Marcos eh. Kinakampihan itong mga Dilawan kasi alam niya itong mga Dilawan kontra rin ito ng mga Duterte. Eh ngayon, kontra na sila ng Duterte. Si Bongbong Marcos kontra na rin sa Duterte. Eh yung Dilawan at mga loyalista magkaisa. Unipink na nga. Yan ang sabi nila. Wala nang unity team, wala nang unity team. Unipink. Okay? Unipink na ngayon. Okay? Tahimik sila ngayon lahat. Mga senador tahimik, mga congressman tahimik. Nasaan na kayo? Hmm? Sabi ni Migs Dohina, wala talaga sa preparation at alert ang BBM late administration, late na late na umaksyon, kawawa mga biktima at namatayan. Correct. Ako ha, sa totoo lang nakikiramay po tayo sa mga biktima. Okay? So hoping na meron pa ring darating na mga tulong sa gobyerno. Okay? Pero ang sa akin lang, nagki-criticize lang tayo sa kahinaan ng gobyerno. Okay? At the end of the day, wala tayong magagawa kundi tulungan pa rin natin ang gobyernong ito. Kahit kini-criticize natin si BBM. Hindi naman ito kasalanan ng mga ahensya ng gobyerno, itong mga gabinete ni BBM. Hindi po ito kasalanan ni ng mga gabinete. Kasalanan po ito ng leader natin. Itong presidente natin, sobrang hina. Walang political will. Wala talaga. Oh, kaya nadadamay na rin itong mga gabinete. Kung mahina umaksyon ang gabinete natin, that is because the president is so mahina. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...